Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Siyempre, narito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Bago po natin simulan tong ating video na ito mga bayang karista, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe, at na-hit na natin yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong gabi, mayroon tayong maagang silip, giya, at konting race analysis sa karera ngayong araw po ng Miyerkules, November 23, 2022, first day racing dito po sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po silang naihandang 7 races na magsisimula po kaganap na alas 6:15 ng hapon, at meron po tayo ditong winner take all carry over amounting of 540,781 and change, at pick 5 carry over mga bayang karerista. Meron din tayo dito na wala pala yung ating pick 5, sorry mga bayang karerista, baka po Friday na po mailagay yon. Pero meron tayo dito mga quartet carry over, pentapekta at super 6 carry over. Sana po yung matapata sa atin at mapasama tayo sa mga winners ng carry over ng winner take all ngayong araw ng Miyerkules, at sana makatulong po sa inyo to ating konting silip at giya na siyempre hindi ko na rin papatagalin pa mga bayang karista, at pupuntahan na natin agad dyan matapos lamang po yung ating maiksing intro. Kaya let's go mga kayo guys. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po ng sinabi ko kanina sa ating intro, meron lamang tayong 7 races ngayong araw po ng Miyerkules. Siyempre, meron po tayong tigitigig isang set na ating mga exotic bets. Take all, pick 6, pick 5, at pick 4. At yung ating winner take all ay merong carry over. Siyempre, mga bayang carries natin dyan ay bakas-bakas. Siyempre, para makakuha ng mga yummy dividends. Siyempre, makakuha ng maagang pamasko. Kaya ito, I hope na sana makatulong po sa ito ating mga giya. Bagamat kopya pa lang itong ating gamit, hindi ko pa po sure kung sino yung mga mayayamado sa kiti. Kaya pagpaumanhin kung hindi po matatapat sa kiti yung ating mga giya, baka sana madihado at sana matapat po mga bayang karista. Kaya ito, simulan na natin yung ating mga giya. Wala nang patumpit-tumpit pa siyempre. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing, and start na po tayo. Race number 1, start po ito ng ating winner take all event na may carry over amounting of 540,781 and change, sorry. Isa po itong 3-year-old and above maiden race, 1200 yung ating distansya, at meron po tayong 7 runners na maglalaban-laban ito. Maiden mga bayang karista, alam niyo naman pag maiden madalas minsan may nakakalong shot agad, meron dyan na nakatago lang yung preba, gugaw sa alisan, pero minsan magugulat kayo, banderang tapos. Kaya kung may nasisipat po kayo dito sa ating race number 1, dagdag na lamang po tayo. First choice ko, medyo angat ng konti para sa akin, numero 5, Agaron, narerendaan po ni AR Villegas. Last run nito, meron tong 127 flat sa 1400, kung saan nasigundo po ito sa isang 3-year-old maiden noong November 13, at ang nanalo po dun sa karera na yun ay si Manny Porf Gabriel. Same rider na rin po tayo, AR Villegas na rin po ang narerenda para po sa ating numero 5 na si Agaron. Second choice ko, numero 3 ito, Speed Horse, magamat maiksi yung karera, baka dito makaraos ito mga bayang karera kung sakaling makakasolo taga. Numero 3 na si Pretty, narerendaan po ni apprentice rider JD Calagos, 48 kg lang po, baka maging advantage po yung peso niya dahil sobrang gaang. Kung sakaling makakagawa ito ng mabilis na pacing, matitipid ng bata, tingin ko baka meta nila abutan, or baka kasamaang palad, hindi pa nila abutan mga bayang karista. Siya yung aking second choice. Meron lamang itong 131 last run nga po dun po sa karera nila Manny Porf Gabriel noong November 13, at same rider na rin po tayo, apprentice rider JD Calagos po ang narerenda muli para po sa ating speed horse na numero 3 na si Pretty. Race number 1, bayang karista, tingin ko ito yung horse to be dito sa karera na to, numero 5, Agaron. Second choice na pwede magbigay ng upset or makadihado agad, numero 3, Pretty. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 2 kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. Meron tayong pentapekta carry over dito mga bayang karista. Isa naman itong field recombating base class 4. 16 to 21 split, 1400 yung ating distansya, at meron tayong 12 runners na maglalaban-laban. Ito sigurado ako kakalat din yung spread dito kasi halos lahat iba dito. May mga panalo rin mga bayang karista, pero pipiliin ko. Marami ako nakita kasing matulin. Doon ako lalagay sa mga pwedeng makapanood ng boxing or makarimate. First choice ko, numero 8, Money Dance, na rerendahan po ng kanyang regular rider na si R.A. Base.
Ito po, nanalo po dito noon to. Meron tong 127.2 sa isang 1400 rating base 11 to 15 po noong August 31. Kung saan dinalo niya po doon last race sila Mount Arayat at same rider na rin. Regular jockey RA base. Para po doon sa ating numero 8 na si Manny Dan sa Diadis sa tong kabar na ito mga bayang karerista. Second choice ko to, medyo nabababaan na ako sa laban. Anytime, pwede rin kalabit ito. Sana madihado nga po ito dito. Numero 7, Crown Jewel. Narirendahan po ni Patty Dilema. Ito naman po, meron lamang best time na 130.2 kasi dumating po itong pang-pito. Isang rating base 22.27, bagong baba po siya dito sa grupo na to. Noong October 8, kusa nang nanalo po rin sa karera na yun ay si Happy Maggie. Same rider pa rin po tayo, Patty Dilema. Para po sa ating numero 7, na si Crown Jewel. Eh sinasama kong third choice, isa pang mababari sa laban to, maraming maturin pero pwedeng sunod lang to tsaka parimatihin. Numero 10, Prince Uno, narerenda naman po ni Jigger Paano. Ito naman may best time na 128 to, kung saan natarsera to, same rating base na rin, 1621 noong October 7, kung saan ang nanalo po roon yung kabayang si October 14. From Patty Dilema, this time po Jigger Paano ang rerenda. Para sa ating numero 10 na si Prince Uno. Race number 2, bayang karerista, kung may nasisipa pa po kayo magandang dihado, dagdag na lamang po tayo, bagamat 12 runners tayo dito. First choice ko po muli, numero 8, Money Dance. Second choice, medyo nabababaan na talaga ako. Numero 7, Crown Jewel. At third choice po, numero 10, Prince Uno. Good luck po. At lipat na po tayo dito sa ating race number 3, another 1200 meters. Start naman po ito ng ating pick 5 event. At isa itong 2-year-old maiden race, mga bayang karerista. Meron tayong 7 runners na maglalaban-laban dito itong mga bagito to. Kaya may nasisipat kayo magandang dihado, dagdag na lamang tayo. Kasi alam nyo naman sa median madalas may mga long shot na nananalo agad. First choice ko, ito medyo malakas yung lalabanan na ito last time. Numero 6, Aw Roti. Narerendahan po ni apprentice rider JR De Ocampo. Ito po last run niya dito sa Malabar. Meron lamang itong 131.6 sa 1400. Dumating po ito sa panglima. Isang 2-year-old maiden ng October 23, kung saan ang nanalo po rin sa karera na yon ay si Open Billing. From JG Serrano, pamenos sa peso, apprentice rider JR De Ocampo ang rerenda para po sa ating numero 6 na si Aw Roti. Second choice ko to, last time medyo tingin ko galing kasi sa pahinga to tapos bilang takbo. Ito med, baka madihado sa inete. Numero 1, Winmaster, narerendahan po ni RC Susan. Ito naman last run may 116.2 na tarsera po sa isang 2-year-old maiden noong November 11 kung saan tinalo po sila ng kabayong si Bali Bell. From MA Alvarez, this time po RC Susan ang rerenda para sa ating numero 1 na si Winmaster. Isinasama kong third choice mga bayang karisa to, puro parang ngayon pa, ngayon pa lamang po ito tatakbo kung hindi ako nagkakamali. Numero 5 na si True Grit, narerendahan po ni JCB Guse. Ito medyo tago pa yung preba nito. Meron lamang itong 116.6, dumating itong pang-anim sa isang barrier run noong October 30 dito sa Malabar kung saan ang nanalo sa kanilang barrier run yung imported horse na si Matikas. Same rider na rin tayo, JCB Guse pa rin ang rerenda para po sa ating numero 5 na si True Grit. Race number 3, bayang karista, maiden po ito ha. Kung may nasisipat kayo, nakukurso na daw ang magandang dihado, huwag niyo pong kakalimutang sama sa inyong diskarte at mga rota. First choice ko po muli, numero 6, Aw Roti. Second choice, numero 1, Winmaster. At third choice po, numero 5, True Grit. Good luck po. At narito na po tayo dito sa ating race number 4 kung saan magsisimula naman yung ating pick 4 event. Balik tayo sa 1400, Pilracom rating base class 5, 11 to 15 split at meron tayong 11 runners na maglalaban-laban dito. First choice ko, numero 9, Metal Strike, narerendahan po ngayon ni Patty Dilema. To last run, meron lamang itong 128.6 kung saan dumating itong panglima. Same rating base na rin po noong November 16 kung saan ang nanalo po ron yung long shot na si Galing sa Mabait. From Mac Di Ocampo, this time po, Patty Dilema ang rerenda. Para sa ating numero 9 na si Metal Strength. Second choice ko to, nag-aabang nila ng magandang dihado to. Cambio Jinete rin, numero 1, National Treasure. Balik ang renda kay C.S. Pare Jr. Ito naman may 129 flat to, nasigundo to, same rating base po. Noong October 28 naman, kung saan ang nanalo po sa karera nila ay si Mele Flores. Balik tayo sa kanyang regular rider, C.S. Pare po muli ang rerenda. Para sa ating numero 1 na si National Treasure. Sinasama kong third choice ito. Baka nagkabang lang din ang dihado. Last time, Yamado ito. Saka, pumorkas na ito. Kung di ko nagkakamali, segunda lamang. Numero 5,
Amelia. Narerendahan po muli ni Boji Henson. Ito last run may 112.8 sa 1200 na segunda nga po to. Same rating base nung November 12. Kung saan ang nanalo po ron yung banderang tapos na si Cinderella King. Same rider na rin po tayo. Boji Henson pa rin ang rerenda. Para sa ating numero 5 na si Amelia. Race number 4, mga bayang karista. Pag may nasisipat kayo mga dandihado, pinapaalala ko po, dagdag na lamang po muli tayo. First choice ko po muli, numero 9, Metal Strength. Second choice, numero 1, National Treasure. At third choice, numero 5, Amelia. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 5. Isa naman itong Pilra Combating Base Class 5, 6, and 10 Split. Ito anybody's race to mga bayang kalorista, 1400 meters yung ating distansya. At meron tayong 10 runners na maglalaban-laban. Ito sigurado ako dito pwede magkadihaduhan kasi may carry over tayo binatake ko la. Kaya pwede kayo magdagdag dito sa karera na to. First choice ko numero 9, Daldalero. Nare-rendahan po ni Pau Pau Guse. Last run niya dito meron lamang itong 136.8. Dumating itong pang-apat dun sa Carmona Cavite po pala, 1400 meters. Sa isang rating base 6 and 10 noong October 15. Kung saan ang nanalo po ron yung dihadong si Ultimate Cat. From EP na hilat, next time po, Pau Pau Guse na ang re-renda. Para sa ating numero 9 na si Daldalero, angkop sa kanyang distansya. Kaya magkaroon ng early speed sa unan. Sanay na sanay ito sa matuloy na pacing. Second choice ko to, second time around, tatakbo muli dito, numero 3, Barrio San Jose. Narerenda po ni Apprentice Rider JT Pabilik. Nagbabalik to, galing sa suspension to si JT Pabilik. Kung di ko nagkakamali, kaya sigurado ako pwedeng magpanalo to dito. Medyo magaang yung peso, 50 kilogram. Last run, hindi nga lang po maganda, meron lamang 132.2, dumating tong panglabing isa. Same rating base po nung November 11, kung saan ang nanalo po ron yung dehadoring si Himanshi. From Jim El Ciego, this time po, JT Pabilik ang narerenda. Para sa ating numero 3 na si Barrio San Jose, another dramatic kabayo po dito mga bayang karerista. Isinasama kong touches ito, medyo buenas yung quadrant ito, lalo na pagdihado numero 6, G-Song, narerendahan naman po ni Jomel Lazaro. Ito naman last run, meron lamang itong 135.4 sa 1400 mga bayang karerista, dumating po itong pang-apat doon sa Carmona Cavite. Rating base 6 and 10 po noong October 14, kung saan ang nanalo po ron yung imported horse na si Misaka. Same rider pa rin tayo, regular jockey, Jomel Lazaro. Para sa ating numero 6 na si Jis Song. Race number 5, mga bayang karerista. First choice ko po muli, derimating kabayo numero 9, Daldalero. Second choice, another derimating kabayo numero 3, Barrio San Jose. At third choice, isa pang derimating muli numero 6, Jis Song. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating penultimate race ngayong araw po ng Merkoles. Isa naman tong 1200 meters, condition race 18, 19 and merge. Meron tayong 8 kalahok na maglalaban laban dito mga bayang kalorista. First choice ko, last time tingin ko medyo kinapos lamang. Pero this time medyo maiksing distansya, angkop sa kanya. Maganda yung post position numero 1. For salt, narerendahan po muli ni Amon Raquel Jr. Last run sa 1400, na segunda lamang, may 126.6 to. Condition race 1920, noong November 11, kung saan ang nanalo po ron yung dihadong si Security Supreme. Same rider pa rin po tayo, Amon Raquel Jr. Para sa ating numero 1, na si For Salt. Second choice ko to, galing din sa mahabang pahinga pero nasegunda last time, Grey Galloper numero 5 na si Labi Dior, narerendahan po ni Kelvin Abobo. Last run sa 1200 dito, merong 111.4 po ito, nasegunda to. Sa rating base 40 to 46 noong November 4, kung saan ang nanalo po ron ay si Refuse to Lose. Same rider pa rin tayo, Kelvin Abobo. Para po din sa ating numero 5 na si Labi Dior. Isinasama kong 37, naghahanga tayo ng magandang dihado. Itong numero 8 natin na si Golden Sunrise, narerendahan po ni RM Garcia. Ito naman last run niya sa 1400, may 125.6 kung saan nasegunda po ito. Sa isang rating base 47 to 53 noong October 23, doon sa karerang napanalunan po ni Gusto Mucho. From JB Guerra, this time po RM Garcia naman ang rerenda. Para po sa ating numero 8 na si Golden Sunrise, kung natatandaan nyo, giant killer to mga bayang karerista. Race number 6 po, penultimate race. First choice ko po muli, numero 1, Paul Salt. Second choice, Grey Galloper, numero 5, Labi Dior. At third choice, Giant Killer, numero 8, Golden Sunrise. Good luck po. At narito na tayo, syempre, sa ating last and final race. Parating ang puto na ating winner take all carry over. Pick 6, pick 5, at pick 4 event. Isa naman itong Pilra Combating Base Class 5, 6, and 10 split. Meron tayong Super 6 carry over dito. 1400 yung ating distansya, but this time full gate naman po tayo mga bayang karerista. First choice ko last time medyo photo lang nagkatalo to, kung di ko nakakamali kay Trustworthy, numero 14, Laughing Tiger, narerendahan po ni RM Garcia.
Last run may 128.4 na segundo po to, same rating base ng November 16 kung saan nagkatalo po sila via photo finish ni Trustworthy. Same rider na rin po tayo, RM Garcia. Harap rin sa ating numero 14 na si Lapping Tiger. Second choice ko to, baka nag-aabang lang ng tamang tempo na mga dihado siya. Numero 6, matalang-talang. Narerendahan po ni Amon Raquel Jr. Ito naman, last time sa 1200, may 115.4 lamang. Dumating po itong tarsera. Rating B6 and 10 po noong November 16, kung saan ang nanalo po rin yung dihadong si Flint Ridge. Same rider pa rin tayo, Amon Raquel Jr. Para sa ating numero 6, sorry, na si Matalang Talang. Isinasama kong touches to, last time medyo nabitin lamang to, medyo malayo kasi yung pinanggalingan. Sana makasabay ito kasi medyo hindi maganda yung kanyang post position. Numero 1, Indelible Quaker, narerendahan po ni Jomer Estorque. Ito naman last run, may 128.6, tumarsera to, same rating base na rin noong November 30 naman. Doon po sa karerang napanalunan nung dihadong si Double Strike. From Pabs M. Cabalejo, this time po, Jomer Estorque ang rorenda para sa ating numero 1 na si Indelible Quaker. Last and final race, mga bayang karisa, parating kung kaya pang magdagdag, dagdag na naman po tayo. First choice ko po, ulitingin ko, ito yung horse to beat ito, numero 14, Lapping Tiger. Second choice, numero 6, Matalang-talang. At third choice po, numero 1, Indelible Quaker. Good luck po. At yon mga bayang karerista, at ang ating mga kayokab, sa tapos naman po itong ating maikling video na ating konting silip giya at race analysis sa karera ngayong araw po ng Miyerkules, na sana po matapat yung ating mga pandihado at makatulong po sa inyong pananaya, lalo na po't meron tayong winner take all carry over. Sana makasama tayong palarin para makakuha tayo ng maagang pamasko. Good luck po sa inyo lahat, mga bayang karerista. Always ko nga po pinaparaan sa inyo na ito'y sariling aral ko lamang po, kuro-kuro at opinion sa karera. Pagdating po ng tayaan, siyempre mas mananaig po yung sarili nyo pong kursunada and kayo pa din po yung masusunod. Good luck po sa inyo lahat, mga bayang karisa, lalo sa matataya ng winner take all. Good luck po. At muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Lalo na sa mga number one suki natin dyan sa YouTube channel na to, yung mga always present. Maraming salamat po sa inyo sa always pagtangkilik at pagsuporta, lalo na po sa aming mga nag-tip sa YouTube, mga bayang karisa. Huwag po kayong magsawang sumuporta sa amin kasi napakalaking tulong po nito para sa aming mga YouTube vloggers ng tipsters po ng karera. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inyong muli at God bless po, mabuhay po kayo. At bago po ako matapos sa ating video, syempre paraanin ko lang itong ating konting shoutout para sa mga bayang karera natin na always nakatutok at nakasuporta dito sa ating YouTube channel. Unahin ko lang po ito yung mga always present, Sir Julito Ereño Jr., Jasper Rojas, Ray Ben Herrera, Renato Casinto, Ronnie Baon, Edgardo Ramos. Shoutout po sa inyo kay Kagawad Chong Hoxon and Sir Alvin De Leon. Shoutout ko rin po sa Sir Romeo De Guzman, Angela Sabunsorin, ay Kuya Ike. Shoutout po sa inyo. Kuya Ike, kamusta po kayo? Pasalamat din po ako sa tips, series, and review na always pag-share sa kanilang page itong ating mga konting silip at diya. Ganun na rin po sa mga kagaya ko pong YouTube tipsters, sineshare po yan Sir Frederick Jabil. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Shoutout nga po pala kay Sir Darwin Lapina, Frank Versosa, kay Teller Alfred Morales, Teller yan ang hari ng Yambo OTV. Shoutout sa iyo, Boss Alfred, kay Sir Jericho Namba, Roden E. Boses, Toto Macrohan, Ronaldo Ting, kay Sir kay Bro Rolando Ting, at kay Sir Gilbert Magpili, kay Sir Junior Cabrera. Shoutout po sa inyo at yung mga kaibigan ko from other countries na siyempre hindi ko makakalimutan. Maraming salamat sa Ricky Rodelas and Sir Edward Soncel Rojas from Taiwan. Ganoon na rin po kay RJC Channel from Brunei, Ronaldo Castillo from Montreal, Quebec, Canada, kay Queen at Wisco from Greece. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. At siyempre ganoon na rin po sa mga nanonood po sa oras na ito. Magandang gabi po sa inyo, bayang karista, and shoutout na rin po sa inyong lahat. At yon, siyempre, hanggang dito na lang po muli. At magkita-kita na lang tayo muli sa susunod ko pong upload na video. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, Master Lekym, na nagsasabing ang karera ay talagang libangan lamang. At siyempre, tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas. Pero, pag pinagbigyan po tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutan siyempre magpasalamat sa kanya at tumulong po tayo sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat, mga bayang karisa. Siyempre mga maagang tataya po dyan kasi may carry over ng ating winner take all. Kaya pinapaalala ko po siyempre na always stay safe everyone, mga bayang karista, and God bless na rin po. At muli,
Ako po'y nagpapasalamat sa inyo lahat po, mga bayang karerista, lalo na po sa mga solid po nating mga ka-yo-caps.